Hindi ko makilala yung taong pinadala dyan, sir. Eh, sa central po pinabayaran yan, sir. Yung pinadala yung tao rito, nakamotor pa nga yung nagbagos yan, eh. Susundin namin, sir. Hindi nyo nga maipakita yung imidensya nyo na tao, eh. Di ba? Basta nyo nalang kukunin yung sasakyan ko. Ayun po yung utos sa office. Hindi naman pwede ba yun? Kukunin nyo nalang na wala. Doon kayo may pag-usap, pare. Kita, tatawag ko lang kay Gwenay po, isang video. Oto na. Kakilala ka naman pala. Ito kasi sir, yung sasakyan na to, nung time na ano, naklap dami dyan. Tapos ang pagdating ng gabi, binaklas. Sino nga yung taong pinapunta rito, ang inahalam ko? Yung nga inaano mo sa akin, may binayaran ka, yung TPP. Okay, receive mo sir. Kung nagbayad ka, dapat alam nang yung office ka sir. Binalik, iniwan pa yung yung bayad ako eh. Nagpapunta rito ng tao eh. Pero ang lalaki ng opisito, sir, dinadala yung clampi, tapos pupunta ng opisina. Kaya nga, sir, alam ko naman yun, di naman ako bago, manilinyo ko eh. Kung nilang kiss na, nang kinagis na nilang dati, pwede tayo magparada kung saan taan. Okay. Yan po. Yan ang ating team leader, Sir Mendoza. Thank you po. Sir, mabuhay ka. Mabuhay ka rin, God bless. Iyo. Salamat. So dito ngayon tayo sa barangay dito sa may Blooming Trade Extension. Meron kasi nga nabaklasan na clump dito. So ito naka-blocker na pinirmanan ni team leader. Dito kasama rin natin yung happy ng MTPB. At bine-verify lang yung CCTV rito na kuha. So yun ano, dapat pagka naka-clump tayo, dapat huwag po natin binabaklas. Settle na lang natin sa opisina para hindi na lumaki yung problema. Maliit lang po yung problema eh. Huwag natin palakihin. So, antayin lang natin kung ano yung makikita ng resulta rito sa kuha ng CCTV. Governor Susan, so ito yung nagbaklas ng clamp. Ito itong bios na to, doon po yan nakaparada sa Center Island. Doon po nahuli yan. Ngayon yung clamp binaklas. Ngayon dito naman pumarada. Nakabangketa naman dito. At ginawa nga rito, tinanggal yung plate number. Pero natandaan yung nakunan yung kanyang conduction sticker. So ito, kinalamp ulit. Pero naka-report na ako sa barangay ito, naka-blatter na. At isa pa, ipapahatak din nata. Ito ngayon tinatawag na dito. So magiging malaki problema na itong sasakyan na to. Ayun, tinatawag na po doon sa happy ng impounding regarding po dito sa sasakyan na to. So kung hindi po lalabas yung may-ari nito, mapipilitan pong hatakin ngayon to. So kinalamp muna para hindi makaalis. So ganun po, pagka nahuhuli tayo, naka-clamp tayo, maaaring mangyaring tubusin po kagad natin yung ating mga pagkakaklamp. At huwag po nating subukan o gawin na baklasin yung clamp. Santo Tomas Mambor, Santo Tomas Mambor, Santo Tomas Mambor. So ngayon ayun nga, parang ipapatuo ata ngayon to. Opo. Kumbaga nasa kabilang tawid ka pa sa tindahan. So tinatawag lang ng driver ngayon do sa happy ng impounding para magawang kagad ng action to. So medyo malaki magiging problema nito kasi pati po yung clamp nito hindi rin po nakita. Ano ma'am, apat na clamp? Bago yung ma'am kinabit sa clamp. Bago, ipitan nyo. Pinapunta po, mabaklasin lang yun. Ipit na mahigpit ko ba? Kahit na Pops, tatanggalin pa rin yan. Alam nila may kaso yan. May kaso yan, lalo lang. Pupwersahin na yan. So kailangan to, dumating talaga dapat yung towing. So na kinlamp muna para
panibagong huli, pero pa doon sa unang huli, ito pangalawang huli. So dalawang club yung babayaran. Tapos yung isang club na nawawala, babayaran ulit yun. Tapos may impound pa to. Dadali sa impounding, hatake po ng towing. Pero sino patas pa po? Ito yun. Yan nga. Ayan na pala yun, oh. Yun yung nagbaklas. So dito makikita natin, wala, tinanggal po yung, may plaka na po ito eh. Tinanggal po yung plaka dito sa harap, saka dito sa likod. Kada nyo siguro hindi matatandaan, may record po si Dandala. Yung conduction sticker po, naka-record din po yan. So makikita po rin yan. Kasi bukod dun sa video, meron pong nagpipicture. Lahat po yan, naka-record po yan. Intact po yung record niya, kaya hindi okay mga kalusot. Nakakala nila pag tinanggal na yung plaka, upshelto na. Saka dito na nila pinarada, hindi na doon sa Center Island. Hindi rin po makakalusot. Okay, ito na yung towing. So ito na, atake na yung ano rito. Yung nagbaklas ng clamp dito. Hindi niya raw alam yung clamp kung nasaan. Base doon sa kwento niya kasi rito, yung clamp pinatanggal niya raw doon sa tropa ng MPPB. Pero hindi po authorized yun, saka dapat pumunta ka sa opisina. Sa opisina ka muna magbabayad para doon niyang tanggalin. Hindi ko rin kilala yung tao. Di hanapin niyo yung tao, sir. At kami maghahanap. Sino maghahanap? At doon ka nagbayad. Paano ka nagbayad din taga MPPB raw yun? Sino magpabayad nun? Nagbayad na ako, kukunin pa yung ano sana ko. Naka-record ko. Hindi ko na alam, sir. Sa dami ng MTPP, ako pa ba yung makikipag-makakaalam ng tao? Ako ano yan, naka-record na yan. Sa dami ng MTPP, ako pa yung, ako pa, nagbayad na ako. Ako pa yung mababit. Ako pa yung maiipit. MTPP yung sinasabi ko yun. Kaya yung tinapag ni Mang nung nanguwan ng club. Paano nakuha ng tram? May binayaran ko yan. May 500 nga binayad ko dyan. Hingbingi lang ako ng discount. Saan mo kayo nagbayad, sir? Hindi ko makakilala yung taong pinadala dyan, sir. Eh sa central po pinabayaran yan, sir. Eh pinadala yung tao rito. Nakamotor pa nga yung nagbagwas yan eh. Ano nakarecord sa sitio, sa central? Sir, hindi ko na kailangan alaman yung nakarecord o hindi. Ang importante sa akin, nagbayad ako. Ako pa may kasalanan. Ay, kayo, sir. Wala naman binigay sa akin na resibo eh. May binibigay po sa ganun, sir. Alam ko nga yun, sir, may binibigay. Hindi naman ako first time mangyari dyan eh. Eh, gayon na lang kadali yan, sir. Magandang umaga sa'yo, sir. Ngayon, yung katibayan mo na nabayaran, sir. For this time, sir, gagawin namin yung trabaho namin, sir. Hindi, sir, patunayan nyo na binaklas namin yan. Pakita nyo sa akin yung CCTV. Okay, pakawa mo na muna. Yung trabaho muna namin, bago yung trabaho nila. Pakuha yun, yung against sa'yo, sir, na pinayara mo. Patunayan mo to. Hindi, patunayan nyo nga sa akin, sir, na binaklas yan. Na yung tao na yun ipakita nyo sa akin at para makilala. Yun lang yun, sir. Paano namin papakita yun? Ikaw lang nakakilala. Paano it? Pinadala nga lang yun, eh. Tinawag ko lang doon sa barkada ng MTPB yun, eh. Pinadala lang dito MTPB raw yun, eh. Nagbayad na ako. Ako pa may kasalanan. Saan mo kayo nakakita ng ganun? Sir, wala naman po kasi nagbabayad sa MTPB lang. Dapat sa office mo pinapayad. Kaya nga, pinadala dito yun. Humingi lang ako ng discount. Puro tropa nga dyan, puro MTPB. Hindi ko na lang inabalay. Lahat ng mga iglesia dyan, puro MTPB. Sabi, tawag mo, bibigyan ka na lang ng discount dyan. Oh. Papakuha lang. Diba? Papakuha lang. Ginatol, gano'n niya, Tol. Ano kukunis? Lakyan? Ito na, sir. Trabaho muna namin, bago yung trabaho niya, sir. Parang trabaho, ipakita nga pa sa akin yung ano. So yun, naatake na itong nagbaklas ng clamp. Yun nga no, wala na po yung plate number nito. Tinanggal po nila, may plate number po yan. Pero na-trace pa rin po dahil po doon sa conduction sticker. So yun nga, hindi po nagbabayad sa tao. Nagbabayad po yan sa opisina para hindi po tayo magkaroon ng problema. At isa pa, yung sinasabi niya hindi niya kakilala. Pwede ka ba magbayad siya, hindi mo kakilala? Labas mo yung tao na sino yung kausap mo para kumarap dito. So ngayon dito, nandito yung towing, atake na po yan.
So tawagin niya na lang yung ano, mas maganda diyan yung kausap niya na nakisuyo siya. Kalantarin niya yung kung sino yung kung taga MTP ba yun, para maimbestigahan po yan doon sa Manila City Hall, kasi bawal na bawal po yon at matatanggal po sa trabaho yon. Yun, so ulit bayad ulit daw dito, walang bayaran dito. Kami rito, basta ho kami rito, yung trabaho lang ho muna namin yung ginagawa. Eh, kaya nga, alam ko niya nagawa niya yung trabaho niyo. Ibig ko sabihin, paano naman yung karapatan pang tao? Dito na lang, ba't kailangan dito may punin? Hindi nyo nga may kayo ang susundin namin, sir. Hindi nyo nga may pakita yung evidence niyo na tao eh. Di ba? Basta nyo na lang kukunin yung sasakyan ko. Ayun po yung utos sa office. Hindi naman tayo pwede yung ganun. Hindi lang, sir. Meron tayong opisina, sir. Hindi na, eh. Hindi na, eh. Paakala mo na. Pinakukuha yan direkta sa office. Bakit nga? Ano ang ebidensya? Hindi ko kami makikita. Hindi ko kami makikita. Hindi ko kami makikita. Kasi bakita, kaligali ito. Bakita? Hindi, sa kaligali yan. Hindi sa parking namin. Kasama na pagkuhan nito, sir. Eh, ba't nyo nga kukunin? Ano nga yung kaso? Ano yung explanation? Dahil? Diyan, nabuhan niyo ito, sir. Pwede ba yun? Kukunin nyo na lang na walang... Doon kayo may pag-usap, sir. Hindi na, tatawag ko lang kay Igoy na ipo isang CD. O, doon na. Ikakilala ka naman pala yan. Ito. So yun na, mayroon pa raw kakilala sa City Hall ay itatawag, baka pati yung tatawagan niya magka problema rin, kawawa naman yung tao. Ano ba yung kaso? Ba't yun yung may paliwanag dito? Ha? Kailangan ko muna yung paliwanag kasi yung problema niya nung time na naklap-tap yan doon. Gusto nyo nalang pupunin, wala man lang kayo paliwanag sa akin. Saan naman kayo nakakita ng gano'n? Wait lang sir, wait lang sir. Dahan-dahan lang. Hindi nakakaano kasi. Sir. Isipin ko nagbayad na ako kung pa may kasalanan. Saan kayo nakakita ng gano'n? Yung nga isipin mo, ibig sabihin may problema ka pa ganyan. Paano may problema sir? Nagbayad nga ako eh. Sir, kung nagbayad ka. Kung nagbayad ka sir, di ba patak sa amin yan? Ibig ko nga sabihin, sino yung taong pinapunta rito? Ito kasi sir, yung sasakyan na to, nung time na ano, naklap dami dyan. Tapos ang pagdating ng gabi, binaklas. Sino nga yung taong pinapunta rito, ang inahalam ko? Yung nga yung inaano mo sa akin, may binayaran ka, yung PPP. Okay, resibo sir. Kung nagbayad ka, dapat alam nang mo sir. Binalik, iniwan pa yung klam dyan, babalikan daw niya ako. Iba yun. Di ba? Ah, sir, ang pag-releasing. Dati nga disipo. Oo. Alam ko naman yun, sir. Hindi naman tayo first time sa ganitong pangyayari. Bago nga itong sasakyan, ang pinupoint out to dito, binayaran ko yung tao, babalikan niya, ba't hindi hanapin yung tao? Sir. Diba? Wala kami nga hanapin na tao. Ibig ko sabihin, sir, hindi ko pull. Yung nagbayad ako eh. Nagpapunta rito ng tao eh. Sir, ang locker ng opisito, sir, dinadala yung clamping, tapos bumunta ng opisina. Kaya nga, sir, alam ko naman yun, di naman ako bago, maninenyo ko eh. O, di ka pala bago, di ka nagtaka, hindi pa yung clamping. Babalikan nga, binalikan eh. Saan ka nakakita ang binalikan na iniwan? Ano saan ka nakakita ang binalikan? Iniwan yung clamping, babalikan pa ulit? Nakamotor kasi. O, paano yun, sir? Walang pag-ala dyan? Wala siya. Dala niya PCX. Ay, hindi yun, sir. Sino yun? Kapitan nyo na. Kapitan nyo na. Ano nga, kapitan? Sino nga yung tao? Sir, tayo natin yung mga rin, sir. Bibitawa namin yan. Ipakita nyo rin sa akin yung tao na nagpaklas. Para makita mo, sir. Kung tayo sa opisina, para maganda usapan. Hindi nga, ipakita nyo yung tao na, ano, na nagpaklas din na yun, para may ibigay sa akin. Matidelay tayo dito. Paano nga yun, sir, eh? Paano naman yung karapatan ng tao? Nagbayad ako, eh. Ba't hindi nyo sa akin ipakita yung tao na nagpaklas? Paano siya sabi mo, sa opisina mo sabihin? Ba't kailangan nga sa opisina, eh? Ba't hindi nyo din ipakita? Sige, ganito. Para... Siyempre, sir, hindi naman tayo na doon. Maraming ang tao. Yan nga, mara, hindi naman ako matalo. Mga kumpanin niya, mga tag-MPC o mga tag-MPP. Very low. Yan nga, huwag mo nang pahabain. May mga tropa ka rin pala. Di makiusap pa sa opisina. Ano ba yung
Yun ang dilog mo. Sabi mo, nagbayad ka. Sagay ko tao. Awas, babarawag lahat ng tao. Nangyari, tulad. May mga laki namin sa kanabayad yan. Ito na yung towing kinap lang kanina, tapos tinuluyan na. So dadalhin po ito sa impounding ng balot sa may Smoky Mountain. So magiging penalty nito, babayaran yung clamp ngayon, yung na-clamp ngayon, tapos yung isa pang clamp na wala namang record sa opisina na binayaran niya raw sa taon ng tropa ng MTPB, marami raw siyang tropa, puro iglesia pa binabanggit niya, eh hindi rin po pwede yun. Saka dapat magsadya na po tayo sa opisina para wala tayong maging problema, at mapupuntahan po yan sa official ng MTPB. So tinanggal muna, ibababa rito para hindi mahirapan yung sasakyan, para baka maano pa, para maipwesto ng maayos. So yun ha, yung simpleng problema lang pag nakaklamp tayo, huwag po nating baklasin yung clamp. Hindi po makakatulong sa atin yung bagkos ha, lumalaki lang po yung nagiging problema. Imbis na 900 lang po yung babayaran natin, napaka, hindi naman po napakabigat. Actually nga, yung iba gusto taasan na po yung penalty. Kita nyo naman sa 900 pa lang, ang dami na nagreklamo. Pero dapat isettle natin yan sa tama, sa opisina natin isettle yan. Hindi tayo daanin sa hindi magandang pagbabaklas. Dito, ano na lang natin yan, ito tobar lang din. Hindi kaya tobar lang din, proto kami na yun. Binaba lang dito sa pagkakaparada kanina kasi mayroon patakin. Para dito hindi rin maiwasan yung gas-gas. Ito may gas-gas na. Ito, matawin ka. May gas-gas na, hindi pa naman na ikakabit yung tobar. Okay, para baka mamaya magreklamo si sir na may gas-gas yung kanyang sasaka. So hindi pa na ikakabit yung tobar ha. Ikakabit pa lang. So may gas-gas na. Kakabit na rito sa truck. So ulitin po natin itong
impounding ng compact doon po yan sa may Smoky Mountain, sa may Balot Tondo. So magkaiba po yung impounding ng towing at saka impounding ng clamping. Palakihin yung simpleng problema, no? Pagka nakaklam po tayo, bayaran lang po natin doon sa impounding office yung ating penalty. At wag na wag po tayo magbabaklas ng clamp kasi mas malalaki po yung ating problema. Imbis na yung penalty natin ay maliit lang, madodoble pa po yan. Bukod pa po doon, mahabala pa tayo. At iba rin po ang penalty ng clamping at iba rin po ang penalty ng towing. So, lalaki pa yan. Tapos yung isang clamp na nawawala, isa pa yung sa madadagdag sa bayarin, babayaran niya po yung nawawalang clamp. Tapos na-clamp pa ulit siya ngayon, babayaran niya ulit yun. So, patong-patong ang kanyang magiging penalty rito. Para po doon sa mga ibang nag-attempt na magbaklas ng clamp. Wag na po natin gawin. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!